mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niya'y siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo. At si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaw'y sa indigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol
sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang digdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang digdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumunod tayo sa akin, kayo'y aking gagawin, tatambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ang lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan niya ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kaniyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo, ang first encounter o yung unang pagkikita ng kaniyang
would-be apostles, yung kaniyang mga alagad na susunod sa kaniya, na mula sa unang pagtawag ay nakasama niya hanggang sa katapusan. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayong umaga, dalawang bagay ang ating makukuhang inspirasyon mula dito sa pangyayaring ito o dito sa encounter na ito. Una ay, ano ang kapangyarihan ni Jesus at ano ang kaniyang kaalaman sa pangingisda? Dahil alam natin na siya ay anak ng karpintero, na si Jesus ay isang anluwage, anak ni Jose na lumaki sa Nazaret sa pamamagitan ng gabay ng kaniyang ina at ama, na ngayon nga ay nasa tabi ng dagat at nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga taong sumunod sa kaniya. Ano ang kinalaman ng isang karpintero sa isang mangingisda? Kaya nga sabi ni Simon, magdamag na po kaming nagmalakaya pero wala kaming nahuli. Sa isang salita ni Jesus, na muli ninyong ibagsak o ibaba ang inyong lambat at narinig na ating kung ano na ang nangyari. Halos mapunit ang lambat at lumubog ang bangka sa dami ng kanilang hinuli. Ano po yung salitang narinig natin kay Simon? Dahil po sa sinabi ninyo, maganda yung salita ni Simon. Magdamag na silang ng isda, eh wala nga silang nahuli. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ano ang sabi ni Simon? Dahil po sa sinabi ninyo, dahil sa inyong salita, na ihulog ang lambat, sumunod si Simon. Ang kapangyarihan ng salita ni Jesus, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nakakapagpabago ng sitwasyong nawawalan na tayo ng pag-asa. Magdamag na po kaming ng huli, wala kaming nahuli. Nandoon yung kapaguran. Nandun yung kawalan ng pag-asa. Ano pang mahuhuli mo sa umaga? Eh usually talagang ang mangingisda ay sa gabi o madaling araw nangingisda. Pero dahil sa sinabi po ninyo, sumunod si Simon at alam na natin kung ano ang nangyari. Na sa bawat pagsunod sa salita ng Diyos, naroon ang biyayang kaniyang inihahanda. Hindi pinilit ni Simon ang kaniyang gusto. Wala na po kaming nahuli, magdamag na nga. Kung tutuusin, pagod na kami sa gitna ng dagat. Pero dahil po sa sinabi ninyo, ang pagtitiwala sa salita ni Jesus, na sige pa, muli ninyong ibaba ang inyong lambat. Dahil sa pagsunod ni Simon, nakita niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa harapan mismo ni Jesus, doon ay kaniyang nasaksihan ang himalang nang gagaling sa kaniyang salita. Ang ikalawang bagay na pwede pa nating bigyan ng pagninilay ay ang salita naman ni Simon. Kung ang salita ni Jesus ay nakapagpapabago sa sitwasyon
dahil ikaw ay nagtitiwala at naniniwala ang ikalawang bahagi ay kay Simon naman. Dahil sa pagsaksi niya sa kapangyarihan ng taong karpintero na kahit na ang karagatan ay sumusunod sa kaniyang salita. Ang salita ni Simon ay pagpapakita ng pagtanggap sa kapangyarihan ng taong ito. Ano po ang sabi ni Simon? Lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Kumbaga eh, wala po akong karapatang bigyan mo ng biyayang hindi namin inaasahan dahil ako'y makasalanan. Ang pagpapakumbaba, ang pagtanggap ni Simon sa sitwasyon ng kaniyang buhay ay pagtanggap at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus sa isang sitwasyon ay magbibigay ng pag-asa nang hindi natin inaasahan. Si Simon Pedro, na alam niya bilang isang mangingisda ang lahat ng usapin tungkol sa karagatan, pero nagpasailalim pa rin sa kapangyarihan ni Kristo. Ano po ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Binibigyan tayo ng halimbawa ni Simon na tunay na makinig sa salita ng Diyos. Hindi ka lamang makikinig kung hindi susunod sa iyong maririnig. Hindi niya pinilit ang kaniyang ibig, bagkus sumunod siya sa taong naniniwala ang kaniyang pagtanggap sa sitwasyon ng buhay ay may Diyos na nakakaalam. Pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, na tayong lahat ay makasalanan at sa kabila ng kasalanang iyan, may magagawa, may gagawin ng Diyos upang patuloy nating makita at matanggap ang kaniyang pagbibiyaya. Huwag nating ipilit ang ating gusto, bagkus sumunod tayo at makinig sa Diyos na siyang nagpapabago sa sitwasyong hindi natin inaasahan. Mag-iingat po tayo ngayon at isama natin sa dasal yung mga taong nasalanta at sinasalanta pa ng bagyong Enteng sa ating lugar. Napakarami na po ang binaha at sila po ay isama natin para sa kanilang kaligtasan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin tayo sa kaniyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganitong pananalangin. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, Obispo, mga pari, at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo.
Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng padalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling inahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag magmipahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin sa araw-araw. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw, ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan. Paglipas ng hilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y bating at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang. Mayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling mga kawan sa dagat ay huhulihin. Announcement. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account.
YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at panlinglang na social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan pinapalabas sa mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, we wish kampong lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
hanamin.